not a game, it's a rich thing. Welcome back to our channel. So for today's video, gusto ko lang pong i-share yung short story kung paano ko naabot yung pangarap ko na sariling bahay at lote. So guys, noong 2004 po, nag-desisyon ako mag-abroad kasi wala po talaga kaming sariling lupa. So yung bahay po namin is nakatirik lang dun sa lupa na pinapaupahan sa lugar namin na anytime po pwede kaming paalisin. So yun guys, so noong 2004 nag-abroad po ako, pumunta po ako ng Baring at dun pa lang po nakaset na sa isip ko kung ano yung mga gusto kong maabot at kung ano yung mga pangarap ko. So ang ginawa ko po guys is yung sahod ko is pinapadala ko halos lahat sa nanay ko. Nagtitira lang ako ng budget para sa pagkain ko at So, yun po. Hindi po ako bumibili ng mga bagay na hindi ko kailangan at mga bagay na mayroon pa ako. So, yun guys, hindi ko po naman sinasabi sa inyo, wag kayong bumili ng mga kailangan nyo. Bumili po kayo, wag lang sobra-sobra. Para kung sa ganyang bagay, yung mga pera na gagamitin nyo sa pagbili ng mga hindi importanteng bagay, pwede nyo siyang isave para sa mga bagay na mas importante. Kung ano yung mga goal nyo sa buhay at kung bakit kayo nag-abroad. So, yun guys. Ang una ko pong ginawa is naghanap ako ng lote na pwede kong bayaran monthly or hulugan. So, nakakita po ako ng lote na pwede kong bayaran within 1 year. So, monthly naghuhulog po ako dun sa lupa na yan hanggang matapos ko siya. And then, after that, ang next ko po na ginawa is nag-ipon po ako ng pera na pampastart ng bahay. So, nagpastart po kami ng nanay ko magpa-construction ng bahay. And then, kapag wala po akong budget, pinapa-stop ko. And then, kapag meron po ulit, saka po ulit ako magpapastart ng construction. So, paunti-unti ko pong pinatayo yung bahay na yung katulong yung nanay ko. So, yun guys, yung pong video na papakita ko sa inyo, yung first na bahay na napagawa ko is yung kulay green. Nabenta ko nga lang po siya ngayon guys kasi yung nanay ko is palaging mag-isa dun sa bahay na yun. So, medyo natatakot ako na kapag nagkasakit yung nanay ko or kung nahihilo, walang makakakita. So, ang ginawa ko is nag-decision akong benta yung bahay. And then, last 2016, may nabili kami ng husband ko na lote. And then, yung kapatid ko is nagpatayo siya ng bahay doon. And then, ang ginawa ko is doon ulit ako nagpatayo ng bagong bahay para sa nanay ko. Yung pong bahay na yun ay makikita nyo dun sa last part ng video. So, yun guys, kahit maliit yung sahod mo sa abroad, posible po na maabot yung mga pangarap nyo. Basta nakafocus lang kayo kung ano yun. Kung ano yung bagay na gusto nyong marating. So, ako kasi maliit lang din yung sahod ko nung unang abroad ko. Pero, yun talaga yung goal ko na makapagpatayo at makabili ng sarili kong lupa. So, yun guys, yung green na bahay is napatayo ko yan nung single pa ako. And then, lately, kung ano yung pinagbentahan ko dun sa green na bahay, pinagawa ko nung bagong bahay na makikita nyo sa last part ng video. So, yun guys, hindi ko po to ginawang video na to para magyabang kasi mas marami pong mas magaganda yung bahay at
mas malaki yung mga na-achieve nila sa pag-abroad nila. Sana po nagustuhan niyo yung video na to, at kahit pa paano sana naka-inspire tayo ng tao na katulad ko na nangangarap na makapagpatayo at makabili ng sariling bahay. Possible po yun, basta focus lang tayo dun sa goal natin. At syempre, mag-ipon po tayo dun sa bagay na kailangan natin, at umiwas po tayong bumili ng mga bagay na hindi natin kailangan at may imbak lang. So ayan guys, ayun po yung tips.
So guys, this is our video for today. Thank you for watching and thank you so much sa lahat ng support nyo sa channel namin. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel namin, please do subscribe and press the notification bell so you will be notified whenever we have a new uploaded video. And yan guys, thank you so much. God bless. Bye-bye. See you on my next video.